isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang hatid namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng H&O Immigration Services. Pangarap nyo bang mag-migrate patungong Canada o Australia? Tawag na o mag-WhatsApp sa 056-409-0229 o pumusita sa www.hno.ae para masimulan na ang inyong hakbang para makapag-migrate na sa ibang bansa kasama ang H&O Immigration Services. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. USA nag-implementa ng travel ban sa Pilipinas dahil sa COVID-19. Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines, aprubado na sa Abu Dhabi. 21 years old na lalaki, huli dahil sa reckless driving sa Dubai. Pilipinas, inaprubahan na ang para sa emergency use ng J&J and Bharat BioTech COVID-19 vaccines. Derek Ramsay, binunyag na magka-live na sila ni Ellen Adarna. At para sa mga detalye, nagpatupad ng travel ban ng USA sa Pilipinas dahil sa pagpatuloy ng pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa anunsyo ng Centers for Disease and Control Prevention, maging ang mga taong nakapagpaturok na ng bakuna ay pinakikiusapan ng gobyerno na ipagpaliban muna ang kanilang balak na pumunta sa Pilipinas para sa kanilang kaligtasan. Iniangat ng United States ang travel halt notice ng Pilipinas dahil mas mataas kumpara sa kanilang threshold ang bilang ng mga kaso ng nakaraang 14 na araw. Samantala, inaprubahan na ng Abu Dhabi ang pagtuturok ng COVID-19 vaccines na gawa ng Pfizer-BioNTech. Ayon sa pahayag ng Department of Health sa Abu Dhabi, ito ang pangalawang bakuna na inaprubahan na naturang Emirate matapos ang Sinopharm. Narito ang listahan ng mga vaccination centers at mga contact details para makakuha ng appointment. At para sa mga detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sulaiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times Newsbreak.